Ito ang Super Ferry 14, ang barkong naitalang pinakamalalang inatake ng mga bandido noong February 27, 2004. Isang 116 na mga katao ang namatay dahil sa pag-atake. Mula sa pantalan ng Maynila, babiyahe sana ang barko papuntang Cagayan de Oro. 899 ang kanyang mga sakay, 744 dito ay mga pasahero at 155 naman ang mga crew ng barkong Super Ferry. At ang kalunos-lunos dito, karamihan sa mga sakay nito ay mga estudyante na nakipagkompetensya mula sa Mindanao. Alas 11 punto nang lisanin ng Super Ferry ang pantalan ng Maynila at pagkatapos ng 2 oras sa pagitan ng El Faje at Corregidor, dito na naitala ang pagsabog. Nagkaroon ng pagsabog sa lower deck ng maraming mga turista sa Bank 51. Dahil sa pagsabog, nagresulta ito ng isang makapal na usok at kumalat ng mabilis ang apoy. At dahilan ito para magpanik ang lahat ng mga pasahero. Karamihan sa mga pasahero ay nagsitalunan sa dagat. Noong 1:30 a.m., doon pa lang nagkaroon ng deklarasyon ng abandoned ship. Ayon na rin sa mga nakasaksi at mga pasahero, may isang tao silang nakita na may daladalang bagahe na iniwan kung saan nagkaroon ng pagsabog. Si Redondo Cain Delioso ang tinukoy na suspek doon sa pagsabog sa barkong ito. At ang kanyang ginamit ay isang telebisyon na kinargahan ng 3 kilo na TNT na bomba. Karamihan sa mga nawala ng buhay ay natrap doon sa nagliliyab na apoy kung saan ang pinangyarihan ng pagsabog. Ang iba naman ay nalunod. Ayon sa investigasyon noong March 2004 at sinabi rin ito ng WGNA na siyang nagmamay-ari ng barkong Super Ferry 14, kasama na rin ang 150 mga survivor at ang kapitan mismo ng barko ay nakaamoy sila ng pulbura pagkatapos ng pagsabog. At ang pagsabog ay inako ito ng Abu Sayyaf Group sa pamumuno ni Gaddafi Janjalani. Ayon sa kanila, nagpadala daw sila ng liham sa WGNA at umihingi ng 1,000,000 piso bilang proteksyon sa kanilang barko. Subalit hindi ito pinansin ng WGNA, kaya naman ginawa nila ang pag-ataking ito. Agara naman na nagpatupad ng immediate manhunt operation ang nooy dating pangulo na si Gloria Macapagal Arroyo. Natugis at nakita ang suspek sa may Bahrain at napauwi sa Pilipinas para ito ay litisin. Tunay na nakakalungkot ang pangyayaring ito dahil lamang sa maling gawain ng ibang tao ay nagresulta ito ng 116 na buhay, mga inosenteng tao na gusto lamang mabuhay ng patas dito sa mundong ito.